So what's up mga katrakas, no? Kasama natin si Christopher Lomba. Apprentice natin mga katrakas, no? Siya ay galing ng taga Pampanga siya mga katrakas. Galing ka ng Victory Liner. Victory Liner, oh. Bus driver lang siya mga katrakas. Ay, sorry, baka sabihin nyo na naman lang. Bus driver po siya galing dati mga katrakas, no? Pituan kami ngayon. 13 years and 10 months. Victory. Pero bago ako nag-Victory, 8 years akong nag-ahente, Cosmos Battery Corporation. Miglap shout out sa mga taga Victory Liners diyan. Biyahing Baguio. Baguio. Mau Baguio. Yung nga, 8 years ako sa Pakpola, straight track lang dalawa ko. Ahente driver. Kaya nung ahente ako, feeling bossing time padating ko niya. Siyempre eh. Vlog ko kasi natutuwa ako sa kwento niya mga kapatid. Tapos eh, nung mabili na ko Cola yung Cosmos, hindi kami na-absorb. Cola. Nag-apply uli ako ngayon sa RC Cola. Kaso mababa sound doon sa RC Cola. Nag-apply ako sa Victory. Sabay ako nag-apply sa Victory at saka sa Piltranco. Kaso mabilis yung tawag sa akin ng Victory. Naipasa ko naman. Sawa naman ng Diyos eh. 2008 nung na-hire ako sa Victory. Ngayon, nung nag-pandemic, wala nang biyahe. Pinilit ko pa rin magbiyahe ng cargo. Kaso ang operation namin sa cargo nun, 15 days kang mag-duty, one month kang mamamahinga. Kasi nga, ina-alternate yung mga driver para lahat kumita. Eh, di naman ako sanay sa ganong sitwasyon. Mangyari, sa kakapanood ko ng YouTube. Una ko pinanood si Marco. Miglap siya ng admin World of Truck. Kay Marco. Ano video ni Marco? Pinoy Tracker na eh. Banilam? Hindi ko alam. Balaan ko lang eh. Ang alam ko lang, ex-military yun eh. Miglap siya tatse bro. Idol. Ngayon, sa kakapan ko ng mga trackers, na-inspired ngayon akong mag-apply. Sabi ko magkailangan ba tuto ako mag-trailer kasi hindi ako marunong mag-trailer. Oo nga pala no. Straight lang ang alam ko. Oh, hindi siya trailer truck kasi. So ito doon sa mga street truck driver, na mga bus driver. So ini-encourage ko kayo katulad kayo nito. So i-vlog natin gawa na natuwa ako sa kwento niya. Shoutout pala kay paring Willie Guzman. Oh. Yung mentor ko sa trailer, siya ang nagsama sa akin. Oh, Miguel, shout out sa iyo, buddy. Salamat. Nandito na yung natuto ako mag-trailer dahil sa kanya. Sinama niya ako noon nung biyaheng ano siya, Batangas. Pangalan? Willie Guzman. Miguel, shout out sa iyo, buddy. Willie Guzman. Miguel, shout out sa iyo, buddy. So, yung estudyante mo dati. Trial training siya. Yung estudyante mo na tinuruan mo ng trailer truck driver. Nandito na ngayon sa Europe, buddy, no. Maraming salamat sa iyo, buddy. Miguel, shout out again. Willie Guzman from Kapas Tarlac. Kapas Tarlac company. Rail Trading. L Trading. So, Miglap siya, 168 Rail Trading. 168 Rail Trading. Miglap shout out sa mga kapwa truckers natin. So, isang halimbawa to sa galing ng bus driver mga ka-truckers. 2020 nung nag-decide akong kumuha ng Station 8. Tama bumibay ako sa Baguio noon na cargo. Darating ako ng madaling araw sa Baguio. Gabi pa yung biyahe ko. Bababa ngayon ako ng Pangasinan para mag-aaral ako sa TESDA. Pinag-TESDA ako para magkaroon ako ng certificate. Oh, so, may idea na kayo mga katrakers, no? Sa mga kapwa trackers ko dyan na galing sa street track. Tawag silang ano, sa mga picture-picture sa LPO. Mag-legal kayo na kumuha ng kotso. Ako, 2,450 ang ginastos ko sa TESDA. Sa LPO, 3,000 na almost 6,000 lang ako sa 8. Hindi ako gumamit ng picture. Tapos din na natutunan doon nagka 8 na ako. Lakasan loob. Nakakatas ako ng konti. Nag-apply ka daw sa Rail Trading. Yun ang buti mababait naman yung mga boss namin doon. Natuto ako mag-trailer hanggang sa bumibiyahe ako ng magigit isang taon. Biyahe ko Mindoro, sumasakay pa ako ng Roro. Eh nga, yung nung marunong ako mag-trailer, napapanood ko na nga itong si Idol, Noli Jun. Uy, sa vlog ko? Oo, sa vlog. Hindi ko expected to ah. Sabay kami nag-apply ni paring Lee Pocson. Magkasama kami sa Rail Trading. Miguel, shout out sa'yo. Paring Lee. Lee Pocson, ang
air supply ng ano yan, hindi Bon Jovi ng ano yan eh. Magaling kumanta yan. Magaling kumanta yan eh. Si Paring Lee. Siya nag-email-email sa mga di sa Europe. Ako naman, Malta. Pero hindi ako pinalad sa Malta. Pero hindi ako rin ako sumuko. Apply lang ng apply. Napalood ko yung vlog ni Idol Knowledge yun. Yun, na-inspired ako na ngayon. Puro screenshot nga ako sa mga. Screenshot. Si Ma'am Marjorie, yung live links, email na lang. Sabi ko nga naman, i-screenshot nyo. Screenshot. Ngayon, sparingly, hindi ko lang dito rin pala siya nag-apply. Nung nag-chat-chatan na kami, pinus din niya ako na umapply din dito. Bali, si Idol Knowledge yun, saka si Lee Pocson ang nag-push sa akin talaga dito. Yun. Na umapply. Yun, nag-email ako kay Ma'am Marjorie April 2. Oh. Hindi nagre-reply. Nag-email ulit ako May 17. Hindi nag-reply siya sa email May 23. Sabi niya schedule for interview May 25. Kaya tsaga-tsaga lang kayo doon sa mga nag-apply. Nasa Mindoro ako noon nung ma-interview ako ni Sir Saulus sa Solo Transa. Yan, nasa loob ako ng truck nung interview niya ako. Nag-load lang ako sa cellphone ko para may data. May idea na kayo mga katraka sa reality to. May 25 ako na interview, May 27 nag-email uli si Ma'am Marjorie sa akin, pumasa ka sa interview. Sabi sa akin. Magpa-medical ka na, sabi sa akin. Kailangan May 31 hanggang June 7 nakapag-medical ka na. Pa-medical ako. Okay naman yung medical. Nag-email naman sa akin, sabi niya, for trade test. June 17 nag-trade test ako. Ah, yun yung time na pumunta ako doon. June 16 naman ako, hindi ko kinabukasan sila. June 17 ako noon. Oo. You know, sa awa ng Diyos, pumasa na naman sa trade test. Talagang para sa kanya. 47 years old mga katrackers. Ito, naka-chamba pa. Si Kuya. Mag-48. Next year, August. Mag-48, para si May August pala. So, dun sa mga nagtatanong, may pag-asa pa kayo. Apply lang ng apply talaga. Yan nga. Basta huwag lang mawala ng pag-asa. Ang pinakamaganda susi dyan na gagawin sa pag-apply, tsaga sa pag-apply. Tapos yun nga, huwag kang mainip sa pag-apply. Antayin mo lang pag talaga para sa iyo yung pagkakataon. Tsaka pag talaga binigay sa ng Panginoon. Yun. First time siya mag-abroad mga katrackers, first time. 47 years old, buti nga nabigyan sila ng pagkataon kasi dati talaga. Biro mo. Malimit talaga. Alam ko talaga, overage na ako, pero wala nang mawawala. Yun nga sabi ko lagi. Subukan mo, walang mawawala. Walang mawawala. Wala nang mabayad. Yun. Isa pang ano ko dyan, gusto ko maging inspirasyon sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Na mga street truck galing. Street truck, tapos yung mga pinanghihinaan ng loob. Tawag dito, wala pong bayad ang mga harap. Yun, tama. Yan. Walang bayad. So siya, mga katrakas, no, hindi ko talaga totally kilala si Kuya. Magkuya na lang ako kasi talagang ahid naman talaga siya sa akin ng 12 years old. So, hindi ko siya totally kilala. Tumawag siya sa akin kung pwede ba siya mag-apprentice. Sabi ko, welcome ako lagi dito sa mga baguhan na gusto mong mag-apprentice. Kasi dyan tayo galing sa walang alam. So, welcome na welcome ko sino sa inyo. Pero ito Idol, body knowledge yun. Nasa Pilipinas pa ako, nakaplano na lahat itong mangyayari na to. Talagang planado. Talaga naman, no? Talagang pinlalo ko lang talaga. Well, tingnan mo, napakabait sa akin ng Panginoon. Talagang... Pero hindi ko expected na doon pala niya nakita din sa vlog ko yung mga pinag-screenshot ko agad niya. Yung mga address, yung live link, si Ma'am Marjorie. So, Miguel up shoutout sa'yo, Ma'am Marjorie, Marjorie Diente. Andito na ang batch 9. Ito na. Akala ko nga, dati pangarap lang. Pangarap ngayon. Lang. Kasi ito na. 47 na eh. 47 diba? Na, dito na ako. Parang airpad ko din eh. Tsaka siyempre, para sa mga anak ko, kaya kahit na ganitong edad na ako, pinilit ko pa rin. Malakas pa rin naman, hindi naman halata sa'yo eh. Okay pa naman, wala pa namang... Talo mo pa ako sa takbuhan eh. Ang laki na itinaba ko kaya. Yun nga, yung siyempre, kolehiyo na rin yung panganay ko. Nursing pa naman ang kurso niya, kaya naisipan ko pa talaga mag-abroad. Yun, matatapos mo talaga. Baka yun. Kasi mabitin kami ni Mrs. Mapatapos mo talaga yun. Ay, nako. Shoutout sa aking mga anak. Miguel up shoutout. Maria Cristina Lumba. Maria Cristina Lumba at sa kanyang asawa na si...
yung anak kong tatlo, si Manuel Sebastian Lumba. Manuel Sebastian Lumba, Miguel Abchat. At si Maria Cassandra Lumba. At saka si Maria Cassandra Lumba, Miguel Abchat. At si sa mahal kong asawa, si Madam Irmina Lumba. At sa mahal niyang asawa, Miguel Abchat. Ha? Teacher kasi kaya Madam. Madam Irmina. Ermina Lumba, Miguel Abchat. So, dito na sa Europa. So siya ay meron lang experience sa trailer din na 1 year and a half. 1 year and a half. Oh. So doon sa mga isang buwan pa lang, gaya ng sabi ko, kung kayo ay talagang malakas na ang loob nyo, kung talagang sa tingin nyo sa sarili nyo, ako kaya nyo na ang trailer yatras. Alam nyo na ano ang gagawin nyo para humaba ang certificate nyo. Hindi ko na kailangan i-explain, alam nyo na. So, 1 year and a half years ang experience niya. First time mag-abroad, 47 years old. So, walang mawawala dun sa mga nangangarap. Subukan nyo lang mag-apply ulit. Inulit ko, salamat kay paring Willie Guzman. Once again, maraming salamat to dun kay sa nag-training sa kanya na mag-trailer, Willie Guzman from Royal Trading. Royal Trading. Kasama ko yun dati sa Victory eh, kaso maaga lang siya nag-retiro. Hindi mo ko expect oh. Nandito na ako sa Europa. Ay nako. Gabi na kasi sila dumating mga Cataractors, kaya medyo madilim na tong vlog natin ngayon, pero Friday ng 5 PM din kami umalis ng Lithuania. Grabe no. Birni sila umalis ng Lithuania. Linggo na ngayon ng alas 7 ng gabi, alas 6. Dami dinaanan. Poland, Netherlands, Belgium, dami Luxembourg. Talagang cross country niyo. France. 2,000 kilometers mahigit siguro, 3,000 pa. Oh, mga ganun. Oh, 3,000. Ilang kayo lahat? Siyam. Siyam. Tapos, siyam sila, palitan yan, walang tigil ang bus niyan. Kada tigil ang ihi yan at kain. Hangga't sa pabawas ng pabawas yung tao noon. So, oh. Kasi dinadrop sa kusang mag-apprentice. So, yan talaga ang buhay ng Europe Truckers. Bali isang linggo ko, ay 4 to 5 days. So nakakatuwa mga ka-trackers no, kalain mo yung followers lang din natin dati. So hindi ko pa kalain na sa vlog ko pala siya nakita niya yung ano ko, yung hiring, in-screenshot niya lang daw. So nung tumawag siya sa akin, gusto niya mag-apprentice dito, dahil yun nga sabi niya na ano daw, na sa vlog siya na ano, sa vlog ko niya nakita yung mga hiring. Eh, nung tumawag siya, walang problema, sabi ko walang problema. So nandito na siya ngayon. Kaya maraming salamat. Idol, knowledge yun. Walang problema kuya, walang problema kuya. So putuloy na natin dito yung vlog mga ka-trackers no, hanggang dito na lang. At sana'y makatulong ito, lalong-lalo na doon sa mga na, aspiring truck driver natin na mga street truck driver. Siya ay galing ng Victory Liner. So Miguel Abchat out sa mga taga Victory Liner no. So nandito na ngayon yung isa niyong kasamahan, isa na pong trailer truck driver dito sa Europe. So once again, maraming salamat sa inyong lahat mga ka-trackers.